Welcome to Biyaya ng Diyos Christian Fellowship Muntinlupa. This is one of our online fellowships throughout the week, and we are so glad that you decided to join us in our virtual church. We are encouraging everyone to set aside anything that you are doing and to focus on our Lord Jesus Christ. Do not forget to like our Facebook page, share this video, mention your family and friends, and start your own watch party to contribute in spreading the gospel. You could also connect with us on Instagram at BND Muntinlupa and YouTube at Dexter Durante for more. If you have prayer requests, feel free to message us and we would gladly pray for you. May you be blessed as you listen to the Word of God. Nagpapasalamat pa rin sa Panginoon. Ask what you wish. Di ba sabi ng Panginoon, aking gagawin sa inyo, mga anak, na naniniwala at nananalig. Ang sabi rito, in that day, shall you say, praise the Lord. Sa araw na ito, ay sasabihin ng bawat labi, praise the Lord. Hallelujah! Epekto ng pasto. May saya, may tuwa, may galak sa Panginoon. Amen. Ano sabi rito sa awit ni Jay? I will love you, Lord, my strength. Amen. I will love you, Lord, my strength. I will love you, Lord, my love. Ating pong pananahimik sa tahanan dahil naroon tayo sa sinasalapasin. Mahalin natin ang Panginoon. Kaya aking tuwa-tuwa dahil ang sinabi pa ng Isaiah 65 verse 24 yata, hindi pa bumukas ang iyong labi, tinutong ka na ng ating Panginoon. Ganun po kabuti ang ating Panginoon. Habang tayo ay nakatuhod, tayo humingi sa Panginoon ng anumang mga bagay. Panginoon, binuksan mo kami, Panginoon, na kami ay manalig. Iangkla namin sa iyo, Panginoon, ang aming buhay, ang aming pananampalataya. Dahil sa krus, Panginoon, na kung saan ka nabayubay, naroon ang pananagumpay, naroon ang kakapayapaan na patuloy mo pinagkakalog sa bawat isa. Kaya't ngayong umaga, Panginoon, sa aming pagsamba, puspusin mo, Panginoon, kami ng iyong kapangyarihan at dumalay sa bawat isa, Panginoon, ang karanasan na nagmumula sa iyo. At ngayong umaga, Panginoon, sa mga kabataan na gagamitin mo, Panginoon, Lord, puspusin mo sila na ang bawat awitin na lalabas sa kanyang lalabi ay aming itong malakarat mapagtagumpayan. Dahil ang sabi ng awit, God, I look to you! Hallelujah! Kami lamang ay tutingin sa iyo. Tunay nga po, Panginoon, na wala kami ibabaan sa ating ka. At ngayon, umaga, maraming po salamat sa pangalan ng iyong anak na si Jesus ang natin magsabi ng Amen! Hallelujah! Thank you.
on, release your sound. Release it, church. Release. Come on, release your sound. Come on, lift him up. Release.
own soul, church. Come on, release your soul. Release your soul, church. Come on, come on, open your mouth and worship. Come on, let's worship.
5:11-12. Then I look and heard, sabi po ni John to sa vision niya. Then I look and heard the voice of many angels numbering thousands upon thousands. Ganito daw kadami anghel sa langit, numbering thousands upon thousands. And 10,000 times 10,000. Paki-times nga po. 10,000 times 10,000. They encircle the throne of the throne and the living creatures and the elders. In a loud voice, they were saying, "Worthy is the Lamb who was slain to receive power and wealth and wisdom and strength and honor and glory and praise." So sinasabi daw dito, ang daming anghel ng Panginoon. Diba sabi, thousands upon thousands, 10,000 times 10,000. Ganun kadami ang anghel ng Panginoon. Pero pansin ninyo, bakit sabi po ng John 4:23? Sabi, "But the hour is coming and now is when the true worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For the Father is seeking such to worship." So sinasabi po dito, marami ng anghel sa langit eh. Pero ba't naghahanap pa rin ang Ama ng sasamba sa akin? Alam niyo po kung bakit? Kasi favorite ni Lord yung worship. Favorite ng Panginoon ang tinig mo. Hindi mo man makayanin yung mga nota, pero paborito ng Panginoon ang pagsamba mo. Sabi nga po, ito pong next na song na kakantahin po natin, sinasabi po ng kanta na doon na yung worship natin, kahit pagsamasamahin mo yung past, present, and future worship natin, kahit pagsamasamahin mo yung ilang henerasyon na sumamba sa Panginoon, yung mga tinig ng lahat ng yun, hindi yun sapat para masabi mo, para mailarawan mo kung gano'ng maganda ang ating Diyos. Wala ni isang salita o wala ni isang kanta ang mabibigyan ng value o ng justice yung kagandahan ng ating Panginoon. Diba sabi po dito, armies of angels round about Him. Sobrang daming anghel. They sing without end. Sabi po ng Bible, wala silang patid na umaawit. But our hallelujahs, pero yung hallelujah mo, yung pagsamba mo, ay yung pinakapaboritong naririnig ng Diyos. Kaya church, this morning, huwag mong pigilan. Huwag kang magpigil. Come on church, open your mouth. He deserves your worship, amen. He deserves your worship. And He is waiting, sabi po ng John 4, the Father is seeking, the Father is waiting. Hinihintay ng Ama, hinihintay ng Panginoon ang pagsamba mo. So, sige, sambahin mo ang Panginoon in your own words. Come on, release your song. Sing to the Lord a new song. Come on, release your sound, church. Release your song, church. Hinihintay ng langit na marinig ang pagsamba mula dito sa lupa. Come on, hinihintay ka ng Ama mo. Open your mouth and worship Him. Open your mouth. Father, we love You. We love You in this place. Kaya hindi kami magpapapigil, Panginoon. Sobrang dami ng ginawa mo, Panginoon, sa aming mga buhay para kami ay magkakabigay sa'yo ng impit na pagsamba. You deserve every bit of our worship, God. So every fiber of our being, we pour it out, God. We pour it out. We pour it out and we sing, "Worthy is the Lamb who was slain. Worthy is He to receive power, honor, and wealth, and glory, and praises, and honor, and adoration." So we pour it out this morning. We pour it out, God. We pour it out. Come on, church, open your mouth. We pour it out.
You are waiting.
pinsa ng Diyos ay nasa lugar na ito ngayon po umagang ito. If you know that the presence of God is in this house, respond with your praise. Respond with your praise. Hallelujah. You have to let your praise out. As sabi ko nung awit, and hallelujah is the favorite song and the favorite word of God. Hallelujah. Sing the names. Praise be to our God. Hallelujah means praise be to our God. At pabuli ay para sa iyo, aming Diyos. You are our Jehovah. You will be forever El Shaddai, El Elohim, Adonai. Oh, we come to bless your name today, Lord. Hallelujah. We bless you, Lord. Hallelujah. Oh, bakit po ginawa ng Diyos ang pagsamba, ang pagsimba? Hindi po ito para sa atin. You are not the beneficiary when you come into a worship service. Marami pong mananampalataya, they go home frustrated when they come to church because they have a wrong mindset that they are coming to church for themselves. You don't come to church for yourself. You come to church for your God. Hello? Hindi po tayo nagsisimba. That's the wrong mindset. Kaya marami po napapagod kasi akala nila, I have to go to church because I believe that something for me is in that church. No, it is not something about you, but it is about God. Hello? Kaya po, pag gaganon po yung iyong mindset, mapapagod ka. Mapapagod kang sumimba, kapatid. Dahil you are looking for something for yourself in the church. But the original design of God, why He wants us to be in the house of God, it is not for you, but for Himself. Ito po ay para sa Diyos. Kaya nga po, pag meron kang mindset that I am excited going to church because I have to give something for God because He has done something for me. Amen? Sa sobrang dami po na ginawa ng Diyos sa atin, for one day, let us not be selfish. Hallelujah. Can we just give this one day for God? Hallelujah. Anim na araw na napakabuti po ng Diyos. Tapos, yung araw ng pagsamba, ikaw pa rin, mahiya ka naman, kapatid. Amen. Nag-minister na sa iyo ang Diyos for 6 days of the week. And God is just waiting for you to minister to Him for just one day. And you are not giving it to your God. Come on, it is a shame for everybody. Amen? Anim na araw na nag-minister po sa atin ang Diyos. What did He do for me? You might be asking. He gave you life. That's one thing. He gave you the air that you breathe. Alam nyo, napakabuti po ng Diyos. Hindi pa tayo dinacharge sa hangin eh. Amen? Pag i-charge tayo sa hangin, tapos kayo, mawawala, masisira ang budget natin pare-pareho.
But God has been so good to everybody because He allowed us to breathe air free. Hallelujah! Amen? Anim na araw na tayo po ay pinapakuran ng Diyos. Sixth day, He has been so good to you. He's been protecting you. You might not know it, pero pinuproteksyonan ka ng Diyos. I'm just imagining, kung bubuksan ng Diyos ang ating spiritual eyes, there are many times that the devil is trying to kill you, but you don't see it, but God is stopping the devil from attacking you. Hallelujah! Amen? Hallelujah! May ginagawa po ang diablo, pero I was reminded of the story in the book of Daniel. Ang sabi po ng angel kay Daniel, Daniel, the moment you prayed, I was already commissioned to help you. Pero ano sabi po ng angel, but in the spirit, something prevented me. There is something in the spirit that we do not see, but God is taking care of it. Glory to God. Amen? May mga bagay po na hindi tayo nakikita sa ating mga mata, pero ang Diyos po ang nangangasiwa because He is God and He is still in control. Glory to God. Amen? God is always in control. Amen? Kaya nga kanina sabi po, God is expecting our hallelujah. And the Holy Spirit just opened up my spirit again this morning. Why does God loves our worship? Bakit nga ba gusto ng Diyos sa atin marinig po ang pagsamba? That's another question that needed an answer. God can draw worship from a dog. Tama po ba? Pwede pong sa aso, pwede sa puno. He can, and kanina sabi ng ating worship leader, there is an angels, legions of angels worshiping God's throne every day. And that is correct. Kaya nga po kung ating iisipin, di na dapat tayo umaawit eh. Kasi ang dami nang umaawit dun eh. Hello? Kaya nga kahit hindi ka umaawit, may umaawit sa Diyos eh. Parang nandating tuloy, nakukulangan pa ba si Lord sa... Siguro kung pag-uusapan ay pagalingan ng tugtog at awitan. Baka mas magagaling ang mga anghel kaysa sa mga kapatid po natin at sa ating lahat. Tama po ba mga kapatid? Do you believe that? Ako naniniwala po, walang sintunado sa langit na anghel. Amen? Naniniwala ba kayo? Amen? That's what I believe. Amen? Na walang anghel na sintunado po sa langit. At wala din pong anghel na naandoon sa praise and worship team ng Diyos na hindi marunong tumugtog. Everybody there is skillful enough. Amen? God is just looking for skill. He has everybody in heaven. Amen? Nakukuha po ba natin? Pero bakit tayo pa ang iniintay ng Diyos sa magbuli? That's really a question. Amen? Bakit kailangan pa ng Diyos ang ating pagsamba at ang ating pagbubuli? Why is our praise and our worship so special to God? Wherein the truth is, araw-araw tumatanggap siya ng papuri 24/7. That is His time clock. Tapos iniintay pa niya tayo. Amen? Hindi naman niya kailangan ito. Tama po ba? Dahil araw-araw may nagpupuri sa kanya ng non-stop. Non-stop. Pero bakit iniintay niya yung ating pagsamba? Here's the thing. Tatanungin ko po kayo, in a relationship, which is better? Kung kayo po'y tatanungin kung gusto niyo ng partner in life, kung papipiliin kayo, tao o aso, what would you choose? Hello? Pag-isipan niyo po yan. Sino ang mas masarap na asawa, aso o tao? Hello? Sabi nung narinig ko one time sa US, kasi here's, sa America, here's a thing, everybody has dog. Almost everybody love dog sa America. Tinanong ko one time, sabi ko, ba't halos gusto ng Amerikano may aso? Sabi nila kasi ang aso daw, mas masarap mahalin kaysa sa tao. Kasi ang tao, iiwan ka, ang aso hindi. Amen? Tao, utangan ka, ang aso hindi. Hello? Ang tao daw, lulukohin ka, ang aso hindi. Well, given that kind of argument, pero kulang pa rin ang kayang ibigay sa iyo ng aso. Tama mo ba? Because there is no substitute that one, something like you can give than a thing that is not like you. Hindi kayang i-provide ng aso. Maybe he can provide some things but not everything. Amen. Nakukuha po ba natin? Because a dog cannot give you advice. Have you ever heard somebody na may problema ay humingi ng counseling sa aso? Amen. Meron po ba kayo nabalitaan? Just let me know. Amen. Na
meron siyang napakabigat na problema, and I dog give him a counseling. Amen? Pinayuhan siya na dapat itong iyong gawin. Dogs can do that. Tama? At hindi rin po maipoprovide ng aso yung genuine affection na hinahanap po ng tao. Why? Because they are two different things. And why does God want you? Because you are the same like God. Because iba po ang isang bagay na galing sa katulad mo. And that is why He's longing for His creation, the exact resemblance of Himself, to worship Him. The worship of angels are not enough because angels were not created to be like God. But humans were created to be like Him. Hello? Kaya nga po, hindi po ng Diyos, if you think about this, God should have not created you and I. Kasi bago po tayo dumating sa daigdig, He already, again, let me go back to that exhortation, He already have angels. Tama? So the mere reason, if the only reason is God is bored in heaven dahil solo siya sa langit and He has this vast kingdom, nag-iisa siya, kaya sabi niya, sayang naman itong bahay na ito, walang creation. No, that's, you didn't understand the whole thing. Napakarami pong nandun sa langit. Amen? Kung ang problema ng Diyos ay boredom. Amen? Amen? You don't get the idea here. Kasi nandun lahat lang, nandun lahat, ano po, nandun ang kanyang mga angels. Hello? Amen? Tapos, gumawa siya ng tao. Bakit kaya? Amen? Dahil ating unawain at ating pansinin, He is always longing for something that is basically and typically like Him. Kailangan po niya ng fellowship. And fellowship is developed with same person or like-minded creation. Kaya, pansin, sabi, uulitin ko po, magandang may kasama kang aso sa bahay. Pero if you needed somebody to talk to, you can't talk to a dog. Because the dog will not understand you. Same thing. Alam nyo ba na kung minsan din, alam nyo, napansin ko po ito, one day, meron po kaming aso. Pero last year, may mga kaibigan kami na pumunta sa bahay, they have dogs, nagkaroon ng dog party. Pero napansin ko po ito sa aming aso, they enjoyed us. But when they see the same thing like them, nakalimutan na nila kami. Because they like the fellowship with the same creation like them. Napansin niyo po yun? Amen? Kita niyo po, pag-observe pa kayo. O, wag na muna aso. Sa church, pero ngayon, nakasuspend, ba't nagkikreate ng mga simbahan ng children's church? Kasi pagka puro bata ay magkakasama, nai-enjoy nila isa't isa eh. Napansin nyo pag may dalakang bata kasama na nanay, tas meron kayong mga gathering fellowship, pas puro mga katandaan ang kasama. Kakaawa po yung bata, para, lalo na pag puro senior yung napasukan. Kaya kailangan mo na maraming games, kailangan mo na maraming panlibang sa bahay, kakaawa po yung bata. Pero pagdating doon, sinabi mo, nandyan yung kasigidad mo, nabubuhayan yung bata. Do you know that? Amen? Bakit po? Because He saw somebody like Him. Kaya yan din po ang damdamin ng Diyos ng gawain niya kayo. Because for so many years that had come, when He created man, for the very first time, He saw somebody like Him. Hallelujah. Kaya nga galit na galit po si Satan sa tao eh, because every time he sees man, he's seeing God in them. Amen? Kaya gusto ni Satan na ikaw ay panghinain, ilagay sa doubt, unbelief. Why? To make you think that God is not in love with you. Pero one day I was meditating, just this week sa ating fasting, the Lord spoke to me about this. When the devil whispered to your ear that God doesn't care to you, point him to the cross and tell him, He died for me. Amen. Pag bumulong sa iyo ang diablo at sinabi, hindi ka mahalaga sa Diyos, He doesn't care about you, turo mo ang diablo sa cross at sabihin mo, oh really? He died for me. Amen. Yan ba ang isang ebidensya na walang pakialam sa akin ng Diyos? He died for me. Amen. Kaya kung kausap mo ang diablo, sabihin mo, if you can die for me, I love you.
Pero I believe you, I believe this, that the devil will not die for you. Amen. Hindi po mamamatay para sa iyo ang diablo. Kaya ngayon po umaga, let us just praise Him. Pasalamatan muna natin ang Lord, and then we will continue our worship. Because as I was saying a while ago, hindi po tayo naririto para sa ating sarili. Tayo po naririto para sa Lord. We are here to make God happy, very, very happy. At tayo po'y pumunta rito sa ikatlong palapag na ito para pasahihin po ang Diyos. Hindi para tayo sumayon. Let us make God happy in this house today. Amen? Bigyan po natin ang kagalakan ng Diyos. Let Him have a good time. Let Him have a good time in this house today. Hallelujah! Come on, church. Give God what He came for. Hallelujah! That's right. Hit that thing now. Sing hallelujah one more time. Hallelujah! Our voices to you, Lord. You are the center of this worship, Panginoon. Kaisipan na pumapasok po sa ating isipan. May mga tao po, sabihin mo sa iyong katabi, parang hindi naman ikaw to, makinig ka lang. Parang absent siya ngayon eh. May mga tao po na hindi matagalan na ayoko dyan sa church na ang haba ng awitan, nagtataas pa ng kamay. Tapos, ang tagal kami paupuin. Alam niyo po yung isipan na yun. Yung isipan na yun na nanggagaling kasi because you have a wrong mindset that you came to church for yourself. But you know, you don't go to church for yourself. You come here for God. Amen. So what if God requires you to sing for 1 hour? Will you be bored? Paano kung hinihingi sa'yo ng Diyos ngayong araw na ito? Son, meron akong request. Parang ganito, di ba? Meron kang mommy, meron ako sanang desire, gusto. Ano yun, anak? Kasi gusto ko ito pa, para sumayon. Di ba binibili ng magulang yun? At kung ikaw na may anak, narinig mo yung gusto ng anak, ng iyong ama, ng ina, pinag-iipunan mo po yun, tama? Bakit? Because you want to make them happy. Amen. Pero ang baliktad po sa church, ganito eh. We always want God to make us happy. But have you ever think and thought na meron din pangangailangan po ang Diyos? Alam mo, sa relasyon, pag iniisip mo lang yung pangangailangan mo, hindi ako magtataka kung papailan ka ng annulment. Wala kasing divorce dito eh. Kasi for a relationship to work, kailangan din pong mindful ka sa need ng iyong partner. Hello? Alam niyo po, mahina po ang pasensya ko sa pagpamaneho. My family knows that. Pero dahil gusto ng asawa ko kuminsan magpamaneho ng pagmamaneho, kahit malapag sa loob ko, hello, I have to do it. Why? Because that's the thing. I have also to provide for her needs. Eh, paano ko ako lang lagi ang kabig lang kabig. Amen? Ulitin ko, hindi ako magtataka kung isang araw hiwalay na kami. Amen? But for a relationship to work, amen, we need to provide the needs of our partner. And God has been faithful providing our needs. But this is the question, do you provide for His needs? Pinoprovide mo ba ang need ng Diyos? Oh, yun. Ngayon nyo lang tsak narinig yan. May need pala ang Diyos. Meron. And that is your worship. That's your worship. Kita nyo, pupunta kayo sa church. Checklist lang muna ito. Paupuin ko na kayo, promise.
Di ba yung iba pupunta sa church, sabi, kasi gusto kong makarinig ng salita ng Diyos, makasarili ka na naman. Kasi ang salita po ng Diyos, ang Diyos na naman na magbiminister sa iyo, eh, lagi kang hingi ng hingi. Tama? Kaya hindi po ang pinakamahalagang part sa church service ay yung Word of God. Hindi yun ang inaabangan ng Diyos kasi siya na naman ang magbibigay sa iyo eh. Tama? Sino ang nagre-receive pag nakikinig kayo ng Word of God? Ang Diyos ba? Hindi. Kayo ang nagre-receive pagka po nakikinig na kayo ng salita ng Diyos. Amen? Kaya uuwi ang marami, ang saya-saya, tumanggap na naman sila. Pero ang Diyos, ang lungkot, wala na naman natanggap sa inyo. Hello? Sabi mo nga sa iyong katabi, malapit na siyang bumalik, ang kapal pa rin ang mga mukha niyo. Hello? Hindi, totoo po ito, ha? Diretsuhan na tayo, namang gulo na po ng mundo eh. Hello? Hindi ko na po ito para lalagyan ng palamuti, rektahan na po yung salita. Amen? Totoo po ito, ito ang problema ng church ngayon, napakalaking problema ng church. Kasi marami po sa mga mananampalataya, selfish. Kita nyo ngayon na tinatanong, gano'ng haba yung service ninyo? 2 hours? Ang haba sa amin, 1 oras lang eh. Hello? Nahuwa po ba natin yun? Kasi nga po, we have a wrong mindset. We think, kaya ka in prayer, amen, sa panalangin, ang pinakamahalaga pong portion doon, hindi yung nagsasabi ka ng pangailangan mo. It's when you spend time, sometimes you're just there without any words. Kasi minsan po yun lamang, you're staying in the presence of God. That's important to Him. Para sa bahay. Alam nyo, minsan mahalaga rin yung kahit wala ang ginagawa, basta nandun ka sa piling ng iyong magulang, ng iyong asawa, ng iyong mga anak, it's enough. Because sometimes, fellowship is developed when you just give time. Pero tingnan nyo po yung iba, oh, magbibigay ako ng oras sa just 5 minutes lang. Mamadali pa yun. Kaya yun po ang dahilan kung minsan ba't marami hindi po napapagpala. Dahil, alam nyo po yung nangyayari, one way po yung relasyon. Pero pag ikaw po ay nagbibigay din sa Diyos, amen, tapat po ang Diyos, i-assess nyo ang inyong buhay. He has been true to His word that He provided for your needs. But the big question is not Him providing. But right now, the question is for us. Are we providing for God? Amen? Kaya baguhin niyo po yung mindset. Excited kapag Sabado. Hello? Baguhin niyo po yung mindset. Amen? Maghahanap ka ng lugar na pupunta ka dahil you know, this is for God. I'm doing this not for myself. But I'm going there for God. Bakit marami ngayon tinatamad sa pagsamba? Kasi nga, ay, wala naman ako napapala doon. O, tingnan mo na. Mapapagod lang ako doon. Tingnan mo na. Ikaw na naman. Hello? Nakarinig ba kayo sa bahay ninyo minsan na pagka may bibiling ka, ikaw lagi ang pabili ng pabili. Diba? Makakarinig ka na, ikaw na naman. Amen? Nakukuha po ba natin yon? At marahil, pinapaabot sa atin ng Diyos ngayong umagang ito, ako yung spokesperson lang, pinasasabi sa inyo ng Diyos, ikaw na naman. Paano naman ako, anak? Hello? Amen? Paano naman ang Diyos pag hindi po natin ibinigay yung kanya? Kaya nga po, sabi ng Panginoon, 6 days is for you, but just one day, can you just give it to me? Amen? 6 na araw sa iyo na. Bigay mo naman yung isa sa akin. Isa na nga lang yung kanya, tinipid pa natin. Ano po? Kaya bigyan po natin ng Diyos ng pagsamba. Amen? The Word of God is important, don't get me wrong, but it's benefiting you. But worship, it is for God who is the center of the church. Hallelujah. Can we sing one time? Now and forever, that's it. Yeah.
dakila at makapangyarihang Diyos, Lord. Our worship and our praise belongs to You. Sa Iyo po ang lahat ng aming papuri, ang lahat ng aming pagsamba ay para sa Iyo. You wanted it and we are giving it to You, Panginoon. Gusto mo po ito, kaya ibinibigay po namin ang Iyong needs sa umagang ito. Our worship, our hearts, Lord. Thank You for allowing us. Salamat po. At binigyan niyo kami ng opportunity to enter into Your presence through our praise and our thanksgiving this morning. Dahil sinabi mo po sa iyong salita that it is the gate towards Your presence, our praise and our thanksgiving. And salamat din because You have assured us that You are in our midst today, na Ikaw ay nasa kalagitnaan, Panginoon. This is not a religious gathering, but it is a gathering between the Father and His sons and His daughters, Panginoon. Kaya salamat sa umagang ito, in Jesus' name, and every child of God that agrees and believes, say Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Now before you sit, patiin niyo po ang malapit sa inyo ng isang magandang umaga. And at the same time, sabihin po natin sa bawat isa, let us just bless our brothers and sisters with the word, God bless you. Pagpalain tayong lahat ng atin pong Panginoon. Amen? So napakasarap po na nasa ganitong gawain. Amen. Sino sa inyo ang laging excited na dumating ang araw? Yung totoo, ha? Amen, dumating ang araw ng Sabado. Sino sa inyo ang napipilitan lang pagka-araw na ng Sabado? Amen? That's not the right thing. Amen? Napakaganda po nung revelation na dinala po sa atin ng Lord. Amen? Ngayong umagang ito. That the church gathering is not basically for us, but it is for God. Amen? Amen. Ngayon pong umaga, magandang araw po sa ating lahat. At napakabilis po tila ng panahon. Today is already January 9. Amen? So January 9 na po. So ibig sabihin ay 10 na araw na po kaagad ang ating pong nagagamit sa taong pong 2021. Amen? At purihin po ang Panginoon, tayo po ay buhay pa rin. Sabi mo sa iyong katabi, praise God, buhay pa rin po tayo. Amen? At patuloy pa rin nag-iintay sa nalalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Palakpakan niya po natin sandali ang Panginoon sa umagang ito. Glory to God. So ngayon pong umaga, ating pong lubus-lubusin na ang ating pong pagmi-minister sa ating Lord sa umagang ito. By turning our Bible sa Luke chapter 8, tayo po muna ay magpapatuloy sa diwa ng pagsamba before we go to the Word of God. Let us just bless the Lord's heart today. Busugin po natin ang puso at isipan ng ating Panginoon na ngayong umagang ito. Sa Luke 8, pansinin po natin because I will be touching about giving today. Amen? So akin pong tatahakin at akin pong tatalakayin ang kaunting usapin tungkol po sa pagkakaloob. Alam niyo po, may mga tao na hindi naiintindihan ang gawain ng pagbibigay. Amen? At meron po kasing ganitong punto, meron pong ganitong ideya ang marami pong tao, lalo na yung mga wala sa Panginoon. Amen? Pero hindi po dapat na magkaroon po tayo ng ganitong mindset if we are already in the household of faith. Maintindihan pa po natin yung mindset na meron pong ill feeling, ano po, or merong grudge, meron pong negative na pananaw pagdating po sa pagbibigay. Naniniwala ba kayo na ang isa sa mga kinatitisuran ng mga unbelievers para po maligtas at pumasok sa gawain ng Panginoon ay yung tungkol sa pera? Amen? Naniniwala ba kayo? Amen? Na isa ito sa nagiging alibay ng marami na ayoko dyan, peperahan lamang tayo. Hello? Ayoko dyan, nanghihingi sila ng ikapo. Ayoko dyan, nanghihingi sila ng mga offerings. Amen? So how many of you believe that people doesn't want to go to church? Many of them, dahil po sa offering at ikapo. Naniniwala ba kayo? Ano po? So ito po yung kanilang mga nagiging misconception. Pero okay lamang po yun if you are still outside of the light. Kaya nga po, pag naririnig ko po sa mga taong hindi mananampalataya, yung kanilang pagtuya at yung kanilang pagtuligsa sa pagdating sa ikapo, I understand them. Bakit po? Because how can they understand what we are doing? They are in darkness. Hello? Sila po ay nasa kadiliman, kaya obviously, hindi nila ito naiintindihan. Pero it is not
ordinary, hindi po normal na yung mga nasa liwanag, tayo mismo hindi nakakaunawa nito. Pangit po yon. Amen? Na tayo na na-enlighten at nabuksan po ang ating puso sa mga bagay na spiritual things, tayo po ang nagkakaroon ng question sa mga bagay na kagaya po nito. Amen? Ang sabi nila ay ang Panginoong Jesus ay nagturo, nag-ministry, pero hindi po na-involve ang pera sa pangangaral ng Panginoong Jesus. Amen? So, ibig sabihin, hindi po kinailangan daw ni Jesus ng material things to pursue the mission. Amen? Kaya may mga pilosopo na nagsasabi na dapat tayo rin. Amen? Tayo rin sa modernong panahon, kung gusto nating gawin yung mission ng pangangaral ng salita ng Diyos at pag-i-expand ng mensahe ng kaharian ng Diyos, then let us not, amen? Let us not preach about money. Amen? So, totoo po ba yon na ang Panginoong Jesus in His ministry never needed a financial assistance? Tingnan po natin. Eh, kung kayo po ay may dalang Biblia, I want everybody to open your Bible so that everybody can see for yourselves sa tagpupong ito sa Luke chapter 8, and let us be enlightened sa ministry po ni Jesus during His lifetime. Samahan niyo po ako sa Luke chapter 8 because wisdom is always a principal thing. Ang sabi po sa verse 1, nandun na po ba kayo sa Luke chapter 8 verse 1? Ang sabi ng Luke 8:1, I'll be reading from the NIV, so whatever translation ang komportable kayong gamitin, you can use it. Pero kukunin ko po ito sa NIV. Ang sabi sa NIV, and after this, Jesus traveled from one town and village to another. So ano po ang nangyayari dito sa Luke 8 verse 1? Ano ang sabi ni Luke? According to Luke's account, the ministry of Jesus during His time is a traveling ministry. Tama? Siya po ay pumupunta sa isang town to another town, preaching the good news of the kingdom of God. Tama po ba yun? And why? Because He's fulfilling the mandate. Amen? Ginagawa po ni Jesus ang mission. What is the mandate? To give the world the good news. Amen? Pero sa ating pong panahon, hindi po nagbabago ang mission. The mission is still the same, and the mission is to proclaim the good news. Nakukuha po ba natin, mga kapatid? The mission is not feeding. The mission is not clothing the poor, but that is all part of the good works. But the first mission of the church, hindi po yung feeding. Hindi po pagbibigay ng grocery. Yung po ay bonus na lamang. Amen. Hello. Amen. Hindi ko po sinasabi na ang feeding ay mali. I'm not saying that. Amen. Hindi ko po sinasabi na yung pagdodonate ng mga damit at pagpapakain sa mahirap ay mali. Hindi ko po yung sinasabi. I'm not saying that. But that is not the main goal. Amen? Because we can feed people with food all we want. But if they did not hear the gospel, they will go to hell. Tama po ba? Kahit po pakainin natin ang tao ng pakainin, pero kung hindi nila maririnig ang ebanghelyo, sila po ay patungong impyerno. That is why the main mission of the church is not feeding but spreading the gospel. Nakukuha po ba natin yon? So, yung mga ibang mga activities sa church, yung po yung sekundaryo. Amen? Kaya the church should be passionate. Amen? Main thing po sa kanila ang pangangaral ng salita ng Diyos. So, sa ating pong panahon, ay ang tool na ibinigay po ng Diyos sa ating ministry is church ministry, pulpit ministry, and the media ministry. Amen. So, mas pinadali po sa ating panahon ang pangangaral ng salita ng Diyos dahil kahit narito ako sa ating church ngayon, simultaneously, nagbo-broadcast po tayo, may radyo, mayroong internet, then the gospel is going not only through towns, but it is going around the world. Glory to God. Hallelujah. Amen? So kaya sabi po rito sa verse 1, dahil wala pa pong internet nung panahon ni Jesus, so he need to go to every town by foot. Kaya sabi po ng Biblia, they traveled
from one town to another village, and what they are doing is they are proclaiming the good news of the kingdom of God, and the 12, and sabi ng Bible, are with him. So kasama po ni Jesus everywhere he goes yung kanya pong tinatawag na staff. Amen. Yung kanyang crew, yung kanyang mga katuwang sa ministeryo, yung 12. But not only when Jesus traveled, Luke is a witness to this, na witness po ito ni Lucas, na pag si Jesus ay umikot, hindi lamang po siya mag-isa. Dahil ang sabi po sa verse 2, meron po palang siyang kasama bukod sa 12. Ano ang sabi? And there are also some women. Amen? So don't think that the ministry of Jesus is a boys' club. Hindi po ito exclusive for boys. May mga babae rin pala sa ministry po at sa core, sa team ni Jesus. Ang sabi, and also there are some women in the team of Jesus na kasakasama niya sa kanya pong misyon. Sino po sila? Sabi, dinescribe din sila ni Luke. Ang sabi, one is a woman who had been cured of evil spirits and diseases. Isang babae na gumaling, nag-benefit sa ministry ni Jesus, pinalaya sa masamang espiritu at gumaling sa kanyang sakit. Sino po siya? Sabi, her name is Mary called Magdalene, from whom 7 demons had gone out. And not only Mary Magdalene was part of the crew, sabi ng verse 3, and also there was a woman named Joanna. Sino po si Joanna sa team ni Jesus? So hindi lang pala 12 disciples ang kasama niya, no? Sino si Joanna? Siya po'y asawa ni Chusa. And sino po si Chusa? Bakit binigyan pa ni Luke ng time to explain kung sino po si Chusa? So Chusa is not an ordinary man during Jesus' time because he worked in the palace. Hello? So mayaman po ba si Chusa? Si Chusa po ba ay influential people nung panahon ni Jesus? Yes. Why? Because he works in the palace sa haring ang pangalan ay Herodes. Amen. So, ang sabi po rito, another one is si Susana. Pero hindi na po i-describe kung anong uring babae si Susana. Pero not only Susana, napagod na si Lucas na pangalanan pa yung iba. Kaya ang sinabi na lamang ni Lucas at marami pang iba. Amen. So, marahil ito lang yung mga prominenteng babae na sikat nung panahon ni Jesus na nando sa crew ni Jesus. So, yung iba, hindi na po binigyan pa ni Luke ng pagkakataong pangalanan, but if you are going to see this, may mga babae po sa team ni Jesus. Tama po ba? Now, ano po yung role ng mga kababaihan sa grupo ni Jesus? Sabi, these women were helping to support them out of their means. So, financier pala ni Jesus ito mga babae. Ako po, totoo, naniniwala ako dyan. Sa church din ngayon, sa modern church, mas giver po ang babae kaysa sa lalaki. Patawarin ako ng mga kalalakihan. Hello? Amen. Minsan, nasa Korea ako noon. Sinusundan ko yung ninong ko. Nagtaka ako doon sa ninong ko. Bata pa akong lingkod ng Diyos noon. I was just like 26. Nagkaroon ako ng kulay sa isipan eh. Siyempre, bata ka eh. Sabi ko, ba't kaya ito ninong ko, puro babaeng Koreana ang pinaglalapitan. Amen. Nagkaroon ako ng mali siya. Ano po? Tapos, sabi ko, baka bumagsak to si Ninong. Tapos, hindi ko siya kasi nakita at naalala na ito nga palang Ninong ko, mahirap bumagsak sa ano? Sa babae. Kasi dati siyang bakla. Kaya malamang hindi niya hilig ang babae. Parang yung nangyaring rape ngayon. Sabi ng mga bading, hindi namin mare-rape yan, bakla kami eh. Hindi nyo ata alaman nyo sa. Ano po? So, naipasok yun, nakalain nyo. Ano po? So, anyway. So, yun po yung ninong ko, pero po siya'y pastor na. Dati po siya, parang may kapatid tayong ganun. Ano po? Na binago ng Lord. So, binago na siya ng Lord. So, lagi niya kasama babae. So, dahil bata ako, agresibo ako, nagtanong na ako, ninong, bakit puro babae po ang ano? Kakahiyaman. Tinanong ko na. Sabi niya, lika, tuturuan kita. Sa Korea kasi, ang mga lalaki, makunan. Kaya pag yung mga babae ang iyong mga nilapitan, donor. Hello? At totoo nga, kahit po sa church,
Mas maraming nagbibigay sa ministry, babae, in fairness po ha, with all due respect sa mga lalaki. Kaya mas gusto ko mas maraming babae sa church eh, kaysa lalaki. Hello? Pag nakita mo, church, puro lalaki, patay na. Natatawa ang mga lalaki. Ano? Totoo naman po yan eh, kahit saan kayo magpunta simbahan. Most of the time, ang mga givers po ay babae. And it is also proven in Jesus' time. Amen? Na kaya kasama ng Panginoon ng mga babaeng ito, anong trabaho ng mga babae? Support the group of Jesus through their means. What do you mean by means? Material things. Amen? So meaning to say, kahit po si Jesus, may supporter. Amen? So nangangaral siya, kailangan din niya ng financial support. Nakukuha po ba natin yun? Kaya pag inisip mo, bakit ka simbahan kailangan pa ng pera? Eh si Jesus nga nangailangan tayo pa. Hello? Si Jesus nga nakayang gumawa ng pera sa bunga nga ng isda, eh kumuha ng partner eh. Amen? Eh tayo hindi pa nakakapagpalabas ng pera sa bunga nga ng isda. Hello? Kaya pinadadaan po ng Diyos ang needs ng kanyang gawain sa buhay ng mga tao. And giving is also a part of worship. Can we all stand up? Tayo po ay tumayo. At tayo po ay magpapasaya ulit sa Diyos. Amen? So, I would like to announce na mamaya pong gabi ay meron po tayong bagong program. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Amen? Dahil yan po ay sa inyong generous support. Dahil mamaya ay, dahil nga gusto po nating hakbangan yung boldness ng pangaral ng salita ng Diyos. 7 p.m., DWAD will be our new additional radio program tonight. Amen? At meron po tayong nilalakad, medyo konting hilot pa. I'm believing God that this will happen also this January, that we will be adding another program again. Friday, 7 p.m. Amen? So Friday, Saturday, Sunday, palakpakan po natin ng Panginoon. Amen? Sa panahon po ng krisis, tayo dinadagdagan ng Diyos ng pagkakataon at oportunidad na makapangaral ng salita ng Diyos. Amen? At tayo po'y manalangin, again, your tithes belong to your church, but your donation and offering, it can go anywhere. Pwede po sa ibang ministry kayo mag-offering. Pero kung kayo po'y nililid ng Lord, you can offer your offering sa ating pong radio program. Amen? Pero our tithes, para po yan sa local church. Amen? At remember the principle, your offering is not yet an offering without the tithes. Amen? Because offering only happen after you paid your tithes. Tayo po'y manalangin. Dakila at makapangyarihang Diyos, Lord, we are so happy, Panginoon, na kami po ay makakapag-participate sa pagkakaloob ngayong umagang ito. Lord, we are asking you to bless our hands, Panginoon, as we obey your words. Kaya't salamat po, Ama, because we believe and we trust that you are the one who is giving us the power to get wealth. In Jesus' mighty name, amen. So gawin po natin ang gawain ng pagkakaloob. And then after we have done our offering today, okay, so napasaya na po natin si Lord. Pag upo natin, kayo naman ang pasasayahin ni Lord. Amen? So, siya ang una, kaya nga sabi, seek ye first the kingdom of God, and all these things, and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, sa dulo lang tayo. Amen? So, kaya ang unang agenda po natin, every time na tayo dadalo sa gawain, ang number one on our heart is always God. Amen. So if you are ready now, buksan po natin ang ating mga puso. That's the first thing na kailangan pong ibukas natin because we are about to receive the Word of God this Saturday morning. Buksan niyo po rin ang inyong Biblia dahil dyan po manggagaling ang isisilid po ng Diyos sa ating mga puso ngayon pong umagang ito. Nasamahan niyo ako, let's set our Bible sa Matthew chapter 6. Buksan niyo po ang inyong Biblia sa New Testament. At samahan niyo po ako sa Matthew chapter 6 ngayon pong umagang ito. And I will first give the title of our message today. The title of our message this morning is Bodily Sacrifice is Always Acceptable to God. Amen? So ano po ang title? Bodily Sacrifice is Always Acceptable to God. Nais ko rin po palang sabihin sa inyo. Kanina yung ating inawitin, yung awitin na Hallelujah,
Did you all know na yung po ay original ng BND Muntinlupa? Palakpakan niya po muna natin ang Panginoon. Kaya kailangan ko sabihin, baka hanapin niyo sa YouTube eh. Amen. Sino kayong umawit doon? Because alam niyo, may awitin na na-LSS kay. Ano po? Ano ibig sabihin ng na-LSS? Yung last song syndrome? Dahil yung awitin na yon parang nag-register sa iyong puso na wala ka na rito sa simbahan, inaawit mo pa? Amen? Meron ba kayong mga ganong experience? Amen? Tapos gusto mong magkaroon ng kopya, hinahanap mo ngayon yung artist sa YouTube. Makikita nyo po yan. Type nyo lang, Jeng Arsiaga, BND Muntinlupa. Dahil siya po yung sumulat, siya na rin yung umawit at kasama ang banda. Palakpakan po natin ng Lord. Praise God for the anointing. I believe that is an anointing. Amen? And that is one of the assets of this ministry. This church is a worshiping church. Amen? Palakpakan po natin ang Lord. Hallelujah! Kaya naniniwala po ako malapit ang langit sa atin, kaya tayo nasa third floor. Eh. Amen? Because every time you worship, you are bringing heaven down. Amen? So, bodily sacrifice. Amen? This is our subject for today dahil tayo po ay nasa season of fasting. Amen? Sino rito ang masaya na ngayon po ay ika-anim na araw na ng ating pag-aayuno? Hallelujah! Amen? You know, something is changing in the atmosphere. Amen? Pag tayo po ay nag-engage dito po sa tinatawag na fasting. So, ngayon pong umaga ay daragdagan po natin ang ating pong kaalaman dito po sa mga bagay na ating ginagawa sa season ng fasting. Amen? So, ano po ba ang mga nangyayari at ano po ba ang mga nagaganap in the atmosphere, in the spirit, while we are doing this fasting thing. Amen? So, pero siyempre po, bago po ang lahat, kailangan po muna nating maunawaan na ang pag-aayuno ay hindi po ito batas. Amen? Hindi rin po ito required sa atin bilang mga mananampalataya dito po sa Bagong Tipan. We have already settled that issue. Amen? That fasting is not a law. Amen? Hindi po ito batas. Then fasting is not a requirement, dahil a law is a requirement. So if it is not a law, obviously, hindi po ito required. So if it is not a law, if it is not required, then why we are doing it? Amen? So kung hindi pala ito batas at hindi naman pala ito nire-required sa atin ng Lord, bakit kailangan pa po natin ito gawin? One of the thing that I can give to you is because God is expecting this from us. Amen? Kahit po yung pagsamba, let me just use that analogy. Did you know that worship is not a law? It is not a thing na ini-insist ng Diyos na you have to worship me or not, you'll die. Amen? Na pag ikaw ay hindi sumamba, you are sinning against God by not singing song. Amen? Pero alam nyo ba na kahit di ka po umaawit sa Diyos at sumasamba, amen, you are not committing any sin? Pero bakit po kailangan ng Diyos ang ating pansamba? Because He's expecting this from us. Amen? Inaasahan po ito ng Diyos. So tingnan nga po muna natin, let's just see that angle na ito ba ay ini-expect ng Diyos sa kanya pong mga followers, sa kanya pong mga anak. So ang sabi sa verse 16, let me start in verse 16 and we will navigate the message dito po sa Matthew 16. Now if you're ready, let's go there. Ang sabi sa Matthew 6, verse 16, King James Version, Jesus is the one speaking here. Ang sabi sa verse 16, moreover, look at the word, ang sabi ni Jesus, when you fast. So dun pa lamang po sa salita na ginamit ng King James, sabi ni Jesus, when you fast. Sa Tagalog po, at kung kayo ay mag-aayuno. So maliwanag po dun sa salita na ginamit na when or kung kayo ay mag-aayuno, I believe, na ini-expect po ng Diyos that we will be doing this. Amen? Ini-expect po ng Diyos na tayo po ay darating ang panahon at pagkakataon na tayo po ay mag-i-engage sa tinatawag na pag-aayuno. Kaya pag binasa niyo po ang Matthew 6 verse 16 ng tuloy-tuloy, mapapansin niyo po that Jesus is giving here a principle, amen, and right attitude when you fast. Amen? Kaya pag binasa niyo po yung Mateo 6:16, ay itinuturo po rito ni Jesus yung mga tamang mga karakter at pag-uugali pag tayo po ay nag-aayuno. Kaya mapapansin niyo na kinorek po niya rito yung because during those time ay fasting became a religious thing. Nagipo itong parang relihiyosong bagay na parang
pag ikaw ay nag-aayuno, ay pagpapakita at pagpapamuka sa kapwa mo mga Hudyo na mas spiritual ka kaysa sa kanila. Amen? So di po ba mayroong ganong mga tao na para konsensahin ang kanilang kapwa na siya ay mas maka-Diyos kaysa sa kapwa niya, ay gagawa siya ng bagay, lalantara na ipakikita niya, pakikita ko rito na ito ay backslider. Ito ay, ang tawag rito ay, ano nga ba ang tawag doon sa mananampalataya na lukewarm. Kasi tingnan mo ako magpuri, iba talaga, naiyak ako, ikaw hindi. Hello? So, you're trying to make it appear that you are more spiritual than the other person sitting right beside you. Amen? So, hindi po yun ang intention ng Lord dahil ayaw po ng Diyos that we are just showing something just to perform. So, yun po yung unang gusto ng Panginoong Jesus na ating maunawaan, that fasting is not a religious form. Amen? Hindi po ito pagiging relihiyoso. Amen? Kaya nga, ang babala ni Jesus sa mga mag-i-engage sa fasting, ang sabi, let us not be hypocrites. Amen? Huwag daw tayo maging hipokrito dahil nung panahong nangyayari ito, because Jesus is addressing this problem to the audience na kanya pong kausap during that time, na yung mga nag-i-engage sa fasting ay gusto nilang makita. Alam niyo, may mga nag-aayuno na parang gusto pakita na siya hirap na hirap. Kasi kung minsan makapansin, wow, grabe siya. Ibang klase ang kanyang devotion sa Panginoon. Kita mo, hirap na siya. Ayaw ng Panginoon nun. Kasi hanggat maaari, gusto po ng Lord, amen, that you are not boasting on what you are doing. Amen? Same principle sa pagbibigay. Di po ba? Kaya ayaw ng Diyos na pinauunawa, ibinobroadcast mo pa kung magkano yung iyong ibinigay. Dahil ano ang prinsipyo ng Bible, ang sabi ng Biblia, pag binobroadcast mo yung iyong pinagkaloob, you already receive your reward. And what is that reward? Praises of men. Papuri ng tao. Kaya sabi ng Diyos, kung gagawa ka na isang bagay, keep it secret so that your Father who sees what you're doing in secret will reward you openly. Amen? Kaya kung tutulong ka, sabi ng Diyos, huwag mo nang hihintayin pa na purihin ka ng tao. Dahil yun ang reward mo. Sino sa inyo ang gusto na pag tumulong ka, ang reward lang na iniintay mo ay, wow, giver si sister. Amen? Ano mas maganda? Na pag ikaw po'y tumulong ng secretly, biglang ang Diyos ay nagre-reward sa iyo ng, ito po, hindi ko kayo dinadrive na maging materialistic, but this is how it goes, na hindi mo iniintay na papurihan ka ng tao, pero grabe naman si Lord dahil binibigyan ka ng bagong bahay, binibigyan ka ng bagong sasakyan, binibigyan ka ng promotion sa iyong trabaho. That's what we call God is blessing you. Amen? Amen? God is blessing you openly. Hello? Nakukuha po ba natin? Openly. Amen? Haven't you noticed bakit po yung practice natin sa church, when we give, we put it in an envelope? Because our giving is between you and God. That's why we are not obliging you, requiring you to put your name. If you want to, that's your prerogative. Amen? Hindi po natin kayo inuobliga na pag kayo po'y nagkaloob, ilagay niyo yung pangalan. O maaaring sabihin niyo, but pastor, sa ating radio program, pinatetext niyo pa, ibang usapan po yun. Dahil yung paraan ng pagkakaloob, kung padadaanin niyo sa mga money remittance, pag hindi kayo nagtext, hindi nakukuha. Marami na po tayong ganun, may mga kaso na tayong ganun. Na nagpadala sa Palawan, pero padala, hindi naman itinext, hindi namin makuha. Bakit po? Kasi walang pangalan. Hello? Hindi mo alam, natuklasan ko, pag pumunta ka dyan sa money remittance, kahit pinakikita mo yung text na may nagpadala, tatanungin, kanino po galing? Hindi ko rin alam. Amen. Magkano po yung amount? Hindi ko rin alam. May kasunod pang tanong, ano cellphone? Eh, lalo nang hindi ko alam. Cellphone number na yung kasunod na tanong, hindi ko nga alam yung pangalan eh. Amen. Nakukuha po ba natin? But the thing is this, the principle is this, your giving is between you and God so that God can reward you openly. So the same principle is applied to fasting. Amen? Na pag tayo po'y nag-aayuno, our reward is not the praises of man, amen, but the blessing of God. Wag po tayo mag-aayuno ng ating objective ay yung papuri ng tao. That's the wrong thing. That you like to appear that you are more spiritual than those that are not fasting. Amen? Na gusto mong palabasin na mas maka-Diyos ka kaysa doon sa mga hindi nag-aayuno. That is a wrong
thinking. Amen? So yun po yung ina-address dito po ng Diyos na hindi po dapat yung papuri ng tao ang objective sa pag-aayuno. Kaya if you read through verse 16, ang sabi sa dulo ng talatang 16, Mateo 6, ang sabi, they have already their reward. Amen? Kasi sila po ay nakafocus sa magiging reaction ng tao eh. Hindi po yung pleasing God, kundi their motive is pleasing man. Nakakuha po ba natin yon? Remember, any service that we do unto God, our heart must be correct. Amen? Lahat ng bagay na gagawin po natin sa Diyos, not only in fasting, not only in giving, even in ministry. Do not do ministry if your objective is to gain pleases from man. Yung ikaw ay papupurihan, yung ikaw ay hahangaan, yung ikaw ay sisikat, you already have your reward. Pero pag yung objective is you want to serve God with purity and you want to bless the people through the gifts na inilagay po sa inyo ng Diyos, then God will bless you, amen, openly. Amen? Kaya nga, one time, pinayuan ko yung ilang lingkod ng Diyos na mahalaga, Pastor, I have learned it. I am not saying na I know everything, pero this is what I've learned. Na pag ikaw po'y nag-minister sa tao, naglingkod ka sa Diyos through the people, huwag mo pong intayin yung kanilang palakpak. Amen? At lalo na huwag kang madadala sa dami ng bilang ng tao na yung tinuturuan. Because some people are not giving their best in their gifting in preaching dahil kakaunti yung nakaupo. Kailangan yung iyong enthusiasm sa preaching is the same when you preach to one people or one person. Amen? Isa o dalawa yung tinuturuan mo, ganun ka pa rin yung iusil. Alam nyo, nung araw, this is my confession. Ito po yung confession na aking aaminin sa inyo ngayon pong umagang ito. When I was starting in the ministry, iba ang preaching ko pag dalawa lang ang nakikinig. Matamlay. Pero pag marami, may performance. Hello? And God corrected me. And sabi ng Lord, bakit ganun? Amen? Pagka yung church ay maliit, matamlay ka. Pero pag marami, excited ka. That's not right. Hello? Because you have to remember that what you are using is only the anointing. It is not yours. It is a God-given thing. Kaya kung ito po'y galing sa Diyos, you have to use it right. Amen? Kailangan po ito'y gamitin natin sa tama at gamitin po natin according to His plan. Kaya ganun po ang napakahalaga na ating unawain. Kaya yung ating pong ginagawa, dapat po ay parehas kung kakaunti o marami ang tao. Amen? Amen? Kaya ako po'y nagpapasalamat sa Diyos dahil kahit dalawa o tatlo lang yung aking tuturuan, yung kaba na aking nararamdaman sa more than three na tuturuan ay parehas din. And that's a good thing. Amen? Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Kaya sabi po rito sa verse 16, if you read through, ang sabi ni Jesus, they have already their reward. Kaya mahalaga po yung ating motive in fasting. Kaya sabi sa verse 17, let's continue reading. There's a lot of things that God showed me in this scriptures of Matthew 6. So sabi sa verse 17, but thou, when thou fastest, ang sabi ni Jesus sa kanilang mga kapwa Hudyo, anoint thy head, this is how they fast during that time, wash thy face, that thou appear not unto men that thou are fasting. So para hindi mahalata na ikaw ay nag-aayuno. But unto the Father which is in secret, and thy Father which seeth in secret, ano pong principle? Shall reward thee openly. Amen? So, naniniwala ba kayo that fasting has a reward? That's what Jesus said. Amen? So, after the 21 days, there's an open reward waiting for you. But let us not get motivated by the reward. Pero bagamat ito po'y pangako, sa mga nag-aayuno, may reward. That's not my word. That's the word of God. Amen. Kaya hindi po ako magtataka if there are breakthroughs coming your way after you have done your fasting. Dahil pangako po ito ng Diyos. Amen? What you have done in secret, God will reward you openly. I will not be shocked if some of you will be promoted on the day January 25.
Hallelujah. I am not shocked that some of you can buy and purchase a new car, a new house after this passing. Hindi po ako magugulat kung may mga magsasabi sa inyo, Pastor, bless po ko ng Diyos ang bagong bahay, bagong sasakyan. Sa January 26, it is happening. Why? That's what God said. If you engage in fasting, He will reward you openly. Glory to God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Pero uulitin ko po, disclaimer, babala. Oh, kaya biglang sumali ka ngayon ng fasting. Hahabol ako, Pastor, may reward pala. Huli ka na. Bakit po? Kasi mali ang iyong intensyon. Narinig mo lang na may pagpapala, sasali ka na. Hindi rin po tama. Pero ito ang prinsipyo ng ayuno. May pangako po ang Diyos na pag ginawa mo ito ng sikreto at hindi nakapundasyon sa pagmamayabang at pagmamalaki, ibibless ka ng Lord publicly. Nakita niyo po yung salita ng Diyos? Amen? Kaya hindi po ako magtataka kung may mga ma-unlock sa inyo pong mga buhay pagkatapos po nitong ayunong ito. I will not be shocked. Amen? Dahil yun po ang pangako ng Diyos, unless God is lying to us. But how many of you believe that God is not a liar? Amen? Naniniwala po ba kayo na hindi sinungaling ang ating Diyos? Amen? Hallelujah. Sabi po yan ni Jesus that there is a reward, open reward that is awaiting those that do this in a right way. Amen. In a right way. Glory to God. Kaya sabi po rito sa verse 19, I should have stopped in verse 18. Nung inihanda ko po yung mensahe, napapreno na po ako sa verse 18. But you know, when you are fasting, your senses, your spiritual senses are all open. Iyan po ang isang benefit ng fasting. You hear more of God. Amen? Amen. Nakukuha po ba natin, mga kapatid? Remember the principle, kaya connected po yung dalawa, prayer and fasting. Why prayer? Because prayer is you connect yourself to God. Fasting is you disconnect yourself from the world. And because you disconnect yourself from the world, you open yourself to God. Amen? Yan po ang nangyayari pag ikaw po'y naaayuno dahil nagkakaroon ka ng disconnection sa iyong sarili upang makonek ka saan? Sa Lord. At ang sabi po rito, kung mapapansin natin, sa verse 19, the Holy Spirit just told me, no, don't stop yet, go on. Ang sabi ng verse 19, look at this, lay not for yourselves treasure upon earth. Amen? And the Holy Spirit just talked to me about this, that you don't stop in verse 18 because verse 18 is also connected to verse 19. So ano sabi dito? Lay not treasure for yourself. So many times, pag pinasa po ng mga aral yung verse 19, ginagamit po nila ito sa material things. Tama po ba? You know, there are many parts in the scripture na ginagamit ng mga aral in a wrong context. Ulitin ko po, mag-i po tayong maingat doon. Na ginagamit ng mga aral yung verse based on their private interpretation, but it is not based on the interpretation of God. Hallelujah. Ano ibig sabihin ng pastor? May mga verse po kasi na ginagamit natin kuminsan para sa sarili nating interpretasyon, sarili nating unawa, pero hindi yun talaga ang ibig sabihin nun. O halimbawa po, sino sa inyo ang pamilyar na lagi naririnig yung, hindi ko na lang sumagi ngayon, this is simultaneous. Sino sa inyo, salamat sa banal na Espiritu, ang lagi naririnig yung salita na magbabalik sa'yo siksik, liglig, pikpik, at umaapaw? Sino sa inyo nakarinig na noon? Taas ang kamay. Sino sa inyo ang paboritong-paborito yun? Amen? Hindi naman po masama eh. Maging paborito yan eh. Tama? Amen? May action pa nga yun. Siksik, liglig, pikpik. Ano ba? Lagyan pa ng action. Kailan nyo lagi naririnig yung talatang yon? Tuwing bigayan. Bakit? Kasi para magkaroon ng motivation ang tao na magbigay, pero may mali eh. Kasi pag ginamit mo yon, amen, na motivation sa giving, dinadala mo ang tao na kaya lang sila magbibigay dahil doon sa siksik, liglig, pikpik. Eh, paano kung hindi bumalik si siksik, si liglig,
at si Pikpik. Ano nangyayari doon sa nagbigay? Nagagalit ngayon sa simbahan. Sasabihin, minanipula kami. Nagbigay ako, walang bumalik na siksik, liglig, at walang pikpik. May bumalik, Pastor, naliglig ako. Pikpik na wallet ko, wala nang laman eh. Hello? At nakasiksik na lang ulit ako sa bahay ng nanay ko, nabatak pa yung bahay ko. Hello? Bakit po? Kasi mali yung motivation sa balik. Hindi po sa pag-ibig sa Diyos. Amen. Pero ang point ko po, pag binasa nyo po yun, pag binasa nyo, di ko na lang, nakalimutan ko exacto chapter and verse, but if you have time, you can go to your concordance. Pag binasa nyo kung paano sinabi ni Jesus yung siksik, liglig, hindi yung tungkol sa pera. Tungkol yun sa pagpapatawad. Pag inaway ka at nagpatawad ka, may babalik sa'yo, siksik, liglig, pikpik. Hello? Pero na-abuse yun by using it in a wrong context. Another example, sino sa inyo nakarinig na nung salita na saan man may nagtipon dalawa o tatlo ay nasa gitna natin ng Panginoon? Narinig nyo na yun? Saan kadalasang ginagamit yun pag kami ay nag-exhort? Pagkukunti yung attendee. Tama? Kaya pag magsisimula na ang church, alam nyo sa church, marami pahulihin eh. Anong pahulihin? May sakit na late. Ano po? Eh siyempre, ang hirap pag ikaw ang opening MC dahil ang problema pag opening, malaki talaga challenge, kakaunti eh. Amen? Dahil karamihan ng kapatiran, late pa nadating, eh ikaw ang mag-exhort. Amen? Noong araw, di ba may kultura tayo, kaya hindi po ako pabor na pag-usap ay 10:30, sabi ko na may tao wala, let's start. Amen? Kasi sabi ko sa misis ko, I am not the clock. Hindi ako ang relo. Amen? Kaya lang kung minsan, di ba, may nasakasana iba, mamaya-maya tayo magsimula, wala pang tao. Yun uli, maling mindset ng pagsimba eh. We are not here for people. We are here for God. Kaya kahit dadalawa tayo, hindi naman ang tao ang ating imi-minister, we are going to minister to God. Hello? Ang imi-minister natin, Diyos, hindi po kapwa natin eh. So ngayon, di ba pag ikaw ang na-assign na magsisimula, ikaw ang presider, MC ko, ano man tawag sa inyo doon. Ang hirap noon dahil pagtayo mo, hallelujah, tatlo lang tayo. Amen. Pero wag tayo mag-aalala, mga kapatid. Saan man dalawa o tatlo, naroon ang Diyos. Ama, naririnig niyo yun. Pero if you read through that verses and you are to use it in the right context, Jesus used that words hindi po sa isang Sunday service. Kasi sabi niya yun sa isang corporate prayer. Amen. Halimbawa, tatawain ko si Kuya Roland, tatawain ko si Kuya Fred, mananalangin kami, pwede ko nga i-coach yun. We'll be praying dahil sabi, mga, dapat ganito yun, kapatid, mananalangin tayo, maghawak-hawak tayo ng kamay, and let us put our faith that when we pray, God is here. Bakit? Because the Bible tells us that when there are two or three, amen? Amen? He is in our midst. So it's not about Sunday service, but it's about praying. Amen? That's what you call you interpret the Bible, amen, through the lens of truth, not according to your private interpretation. Alam niyo ang Biblia, pag hindi po tayo maging maingat dyan, pwede nating manipulahin ang salita ng Diyos para sa ating sariling kapakanan. At dyan po nagsisimula ang kulto. Hello? Nababalukto nila isang talata para palabasin na ito'y pabor sa kanilang gustong palabasin. But the always question is this, is that how God says it? Kaya maging po kayo maingat. Ganun ba yung sinabi ng Diyos? Kaya nga sa pag-aaral po ng Biblia, napakahalaga na binabasa mo po yung verses before and verses after the verse that you are interpreting. Hello?
Amen? Kasi pag kinuha mo lang yung isang talata, hindi mo binasa yung mga naunang talata, malaki ang chance you are interpreting it in a wrong way. Naintindihan po ba natin, mga kapatid? So, balikan natin ng verse 18. So, ano ang subject from verse 16? It is about fasting, church. Tama? Tungkol po ito sa fasting. So, pagdating sa verse 19, ano pinag-uusapan? Nagbago ba ng subject si Jesus? Parang wala akong kausap. May kausap. May tao ba rito ngayong umagang ito? May bago bang subject si Jesus sa verse 19? Wala, tama? So, anong pinag-uusapan dito? Ayuno. Kaya pag binasa niyo yung verse 19 with the same subject in mind, it will appear that fasting is a treasure. Hello? Kayamanan po ang pag-aayuno, pag-iimpok ng kayamanan. Hello? Kaya pag ikaw ay nag-aayuno, you are laying treasure in heaven. Glory to God. Praise the Lord. Tama po ba? O sasali na ba kayo sa ayuno? Wag na po, sa isang taon na ulit. Nagsimula na eh. Hello? Pero ito ang ibig sabihin ng ayuno. You are laying treasure in heaven. Ano yung konsepto? Para po yung pagbabangko. Pag sumesweldo ka, napakaganda na hindi lahat inuubos mo, may dinuhulog ka sa alkansyang baboy. Tama? Anong ibig sabihin pag ikaw po sa sweldo mo ay nagtatabi ng pambangko mo? You are laying up treasure. Nag-iimpok ka. Tama po ba yun? So in the spirit, fasting is also one way of laying up treasure. Bakit po naging ganon? Basahin nga natin. Ang sabi sa verse 19, lay not up for yourselves treasures upon earth, which see upon earth where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. So kinukumpara po ni Jesus yung pag-iimpok sa mga bagay na nasa daigdig. Pero in comparison with fasting po ito, kasi the text is the same. And in verse 20, but lay up for yourself treasures in heaven. So there it is. Treasures in heaven where neither moth nor rust doth corrupt, and their thieves do not break through and steal. For where your treasure is, there will be your hearts also. Amen? So, dahil yung fasting, what is the connection of fasting and laying up treasures in heaven? Because fasting is one of the will of God. Kaya pag ginagawa mo po ang kalooban ng Diyos, of course, your heart is with God. Amen? Kaya sinabi ng salita ng Diyos, where your treasure is, there will be your hearts also. Naintindihan po ba natin ito, mga kapatid? So kaya nga po, mapapansin po natin sa Matthew 6:16-21 kung paano ikinonekta ni Jesus ang tinatawag na benepisyo ng tinatawag na pag-aayuno. Now go with me to Matthew 9. Let's move to Matthew 9. Samahan niyo po ako sa Matthew 9 and I'm almost done. Ang sabi sa Matthew chapter 9 verse 15, I'm just showing to you that fasting is God's will and it's expecting us to be part, to take part of this. Ang sabi sa verse 15, and Jesus said unto them, can the children of the bride chamber, but let me explain for a while. During this time, kine-question po si Jesus ng mga religious people around him during that time. Bakit po? Kasi napansin nila na yung mga alagad ni Jesus hindi nag-aayuno. Hindi nagpa-fast. Amen? Hindi sila nagpa-fast. They appear to them that they are so privileged na hindi nag-aayuno yung mga alagad. Ano? Meron akong payo sa inyo. Yung panahon na hindi nag-aayuno ang mga followers ni Jesus, tapos na po. Kung gusto mong hindi mag-ayuno, dapat nung panahon ni Jesus ka nabuhay. Hello? You missed it. Nakuha niyo po, na-miss mo na po yung part na pwede, okay lang na hindi mag-ayuno. Bakit? Tingnan niyo, sabi ni Jesus. Sabi ni Jesus, kasi kine-question niya, ba't sila hindi nag-aayuno? Lumalabas na hindi
hindi pinupush ni Jesus yung mga alagad na mag-ayuno. Okay lang kay Jesus kahit di sila mag-ayuno. Pero paano in-explain ni Jesus dun sa kanyang mga detractors yung kine-question na hindi nag-aayun yung disciples? Look, listen. Sabi sa verse 15, and Jesus said unto them, sabi niya, can the children, Matthew 9:15, of the bride chamber mourn as long as the bridegroom is with them? So anong ginamit niyang analogy? Sabi niya, pwede bang umiyak, magluksa, amen, yung mga kasama doon sa bride chamber habang kasama nila yung bridegroom? Amen? Eh kasama pa nila, ba't sila iiyak? Tama po ba? So ibig sabihin, hindi pa sila dapat weird pag sila ay nag-iiyakan na nandiyan pa si Jesus. Parang ganito yan, buhay ka pa, iniiyakan ka, Diyos ko po. Bakit di man sa ako pupunta? Buhay pa ako. Hello? So of course, they will not mourn because the groom, Jesus, is still with them. Pero listen to them, but the days will come. Amen? This is prophetic. Ano ang sabi ni Jesus? Ngunit darating yung araw na pagwala na sa kanila yung bridegroom, ano mangyayari daw dito sa mga mananampalataya? Then they shall pass. Now, tatanungin ko kayo, kasama niyo pa ba si physical Jesus? Wala na. Anong ini-expect ng Diyos sa atin ngayong wala na si Jesus physically dito sa lupa? Then you will pass. Hello? So, nire-required tayo na, ini-expect tayo na mag-aayuno na. Kasi wala na si physical Jesus. Kaya kung gusto mo na walang ayuno sa buhay Kristiyano, bumili ka ng time travel para makabalik ka sa nakaraan, doon ka dapat nabubuhay, hindi ngayon. Sana kung totoo yung Back to the Future na movie, eh, ano po? Parang hindi alam ng mga iba yon. Huwag na lang tayong tumuloy doon. Amen. Yung bumabalik sa lumang panahon. Amen. Wala na tayong mga gawa ngayong kampanahon na ito ipinanganap. Amen. Okay. So, ine-expect po ni Jesus na ang mga mananampalataya ay mag-i-engage saan? Sa ayuno. Yun din ba ang pananaw at katuruan na dinadala ng simbahan? Tingnan po natin ang sulat ni Pablo. Ang sabi ng sulat ni Pablo sa Unang Korinto, mga kapatid, Unang Korinto, Kapitulo 7, Talatang 4 hanggang 5. Ang sabi po ng 1 Corinthians chapter 7, beginning verse 4 and 5. So ang subject po na tinatalakay ni Paul sa 1 Corinthians 7 ay yung relasyon ng mag-asawa na mananampalataya. So this is about how you relate with your wife and to your husband. So yun yung subject. Pero tingnan po natin in light of the fasting truth. Sabi ni Paul sa verse 4 ng 1 Corinthians 7, the wife hath no power of her own body. So ibig sabihin, once ang babae po ay nag-asawa na, wala na siyang kapangyarihan. Hindi na niya sarili ang kanyang katawan. I'm saying this with holiness because sabi nga, any sexual topic, if you talk about it outside of the context of the church, malaswa po. Pero pag tayo ay nasa konteksto ng salita ng Diyos, ang sexual na usapin ay banal. Amen? Amen? There's nothing unholy when you talk about sex as long it's in the context of the Bible. Amen? Because, by the way, sex is not an idea of man, it's an idea of God. So what God created, it is always holy. Amen. But man, because of Satan's influence, perverted it. So that's why it became unholy. So ang sabi po sa verse 4, likewise, ang sabi dito, the husband, and likewise also the husband. So ibig sabihin, vice versa. Wala na pong karapatan din ang lalaki na kanya lang ang katawan. Ibig sabihin, ganito yan. How can we interpret it? If the husband need the wife, kailangan ko yung sexual pleasure, then the wife should give. But vice versa, kung yung babae naman na nangangailangan, kailangan magbigay din ang lalaki. Hello?
Meron kasing nangyayari na gusto ng babae, sabi ng asawa, pagod ako. Pero pag yung lalaki ang may gustong gusto, hubad! Amen, that's not right. Ibig sabihin, if you both need it, both of you should give. Because you have to remember that when you become husband and wife, your body is no longer owned by you only. It is now owned by your husband and by your wife. Maliwanag po ba tayo doon? Tahimik kayo ha. Amen. Now, sabi sa verse 5, defraud ye not one another. So anong payo ng Biblia sa mag-asawa? Wag na, ano ibig sabihin ng defraud, deprive? Ibig sabihin, what's the exact word ng deprive, deproud? Ibig sabihin ay bigbigyan ninyo ang bawat isa. Amen? Huwag ninyong pagdamutan. Yan, ano po? Ang isa't isa dito sa pangailangan ito. Amen? Kaya nga po, kung medyo lalagyan natin ng side note ito, hindi po doktrina ng paglilingkod sa Diyos na ang bawat nagnanasa na maglingkod sa Diyos ay obligadong hindi mag-asawa. Amen? Yung celibacy doctrine, it is not really a doctrine in the Bible. Kaya lamang po si Pablo ay hindi nag-asawa because that's his calling. Pero may payo si Pablo na kung hindi ka tinawag na single, mag-asawa ka na lang dahil pag ikaw ay nag-try to be single pero hindi ka anointed to be single, you'll just burn. Kaya maririnig ninyo yung maraming controversy, di na ako babanggit na relihiyon, kakaawa sila. May mga nare-rape sila ng mga sisters. Hello? Hindi na nakapagpigil eh. Amen? Hindi na nakapagpigil si Father. Hello? Kaya nag-iba ang tingin ni Father sa sister. Amen? So kasalanan po ba nun yun? Maybe they are not anointed. Not like Paul. Kaya nga sabi ni Pablo, kung hindi rin lang ninyo kaya, mag-asawa na lang kayo. Pinaliwanag niyo advantage, yung do's and don'ts, yung advantage, pag ikaw yung single na naglilingkod sa Diyos at yung hindi, maraming advantage ang single. Bakit? Pag single ka na naglilingkod sa Diyos, hatakin ka. Ibig sabihin nung hatakin, wala kang oras na pinangangasiwaan. Kasi pag sinabi nung ministry, punta ka doon, walang asawa naghihintay sa'yo. Tama? Walang anak. At pagka hindi ka nilabgitan, ayos lang, pwede ka sa Skyplex. Wala ka namang binubuhay eh. That's the advantage of it. Tama? O anong disadvantage? Pag may asawa ang lingkod ng Diyos, marami. Una, hindi siya pwedeng gabihin kung minsan. Gagalit ang asawa, baka maghiwalay. Ano ba yan? Puro ministry ka na lang. Hello? Nakukuha po ba natin? Kaya ngayon, binabalansi mo. Hindi ka makapag-pull blast sa iyong paglilingkod. At pag ikaw din ay may pamilya, nag-ministry ka, gabing-gabi ka na nga umuwi. Yung mga kasama mo sa bahay, tirik na ang mata, wala ka pandalang ni isang itlog. Kaya sabihin mo, dami kong tinuruan, mga mahal. O ano nangyari? Tinuruan ko lang. O ano nga, kakain na ba tayo? Wala eh. Nakinig lang lahat sila eh. So that's the disadvantage. If you have a family, pag umuwi ka, may nag-iintay. May mga bibig na nag-iintay. Tama eh kung single ka. Amen? Kahit umuwi ka sa bahay na walang love gift, ayos lang. Bakit po? Sasabihin mo na lang, Lord, pagkatapos mo ng ministry, wala nagbigay, sasabihin mo, Lord, I declare that today, this is fasting day. Hallelujah. Eh kung may pamilya ka, pwede mo pag-uwi mo, mga tatawag ka, mga anak, pa-uwi na ako. Okay, tay. Narinig ko ang Lord. Ano sabi, tay? We are fasting tonight. Hello? Amen? So yun yung disadvantage po nun. Pero, well, if we go through that, marami pong makikita. Kaya dito, sabi ni Paul, so it is, ang sabi sa verse 5, wag daw nating ipagkait sa mga mag-asawa po ito at doon sa mga mag-aasawa na mga mananampalataya, kapatid natin na nakikinig ngayon, ito, kailangang alam nyo na ito.
Huwag ninyong ipagkakait ang isa't isa pag nangailangan. Amen? Except, may exception, ito na. It be when consent for a time that you may give. Ibig sabihin, masama rin naman na araw-araw, ganun ang ganun. Kailangan ang buhay ng Kristiyano, balance. Everything in life should be in balance. Nakakuha po ba natin? Kaya ang sabi rito, magbigay at maglaan din ng oras. Amen? Saan? Sa fasting and prayer. Amen? So, ini-encourage ni Paul ang New Testament Church sa simbahan sa Korinto na kayo rin ay maglaan ng oras at panahon na kayo'y merong fasting and prayer sa inyong pumbuhay. Pero kinuha niya ito sa konteksto ng sexual relationship. Nakukuha po ba natin? Na hindi dapat maya't maya, panay-panay, kailangan maglaan din kayo ng oras at panahon sa pag-aayuno at panalangin. Amen. Bakit po sinabi ni Pablo kung kanina? Sa Matthew, nakita natin na may open reward na nag-iintay sa mga nag-ayuno. Dito, iba naman yung revelation na ipinakita ng Diyos kay Pablo. Sa mga nag-aayuno at nananalangin, ang purpose nito ay so that you will prevent yourself from the temptation of Satan. Hello? Kaya ang mga nag-aayuno ay naroon sa kalagayan na kanila pong ipiniprevent na sila'y matukso nino ni Satan. So if you don't engage yourself in prayer and fasting, you are prone to temptation. Hello? Pero pag ikaw po ay merong disiplina ng ayuno at panalangin, it will prevent you from the temptation of Satan. Amen? So may benepisyo po ba ang ating ginagawa? Meron. Hello? Dahil ito po ay bukod sa nagse-set up sa'yo, and I will wrap up with this, fasting is setting you up for an open reward. And fasting, amen, is putting you in a place so that Satan cannot tempt you. Amen? Inilalagay mo ang iyong sarili para hindi ka matukso ni Satanas. Amen? So may benepisyo po ba ang ayuno? There are a lot. Amen? Kaya po pala ito ay ine-expect ng Diyos na tayo po'y nag-i-engage sa bagay na ito. Hindi po ito religious thing. Amen? This is beneficial if you are truly a believer. Amen? Kaya I'm expecting results dito po sa 21 days hanggang January 24. Amen? Marami pong ginagawa na sa ating buhay ang Diyos, I believe. Amen? Marami na po. Meron akong testimony sa inyo. Nakatutuwa. Ano po? Pinabasa ko one time, this is not part of the message, I'm done. Hindi na po ito bahagi ng mensahe, but just to encourage you and just let you know. Kakatuwa po, simula na yung fasting eh. Binabasa ko ngayon, I was feeding on God and in His Word. Dinala ko ng Panginoon doon sa story ni Jesus na nag-ayuno si Jesus for 40 days and 40 nights. How many of you know this story? Di ba ba after ng fasting? But this happened after the fasting. Biglang tinukso siya ni Satan. Eh, di ba gutom si Jesus eh? Tatlong paraan. Pero ito lang yung gagamitin ko isa. Sabi ni Satan eh, gutom ka na, matagal ka kasi hindi kumakain. Anong gusto mong gawin pagka matagal ka na hindi kumakain? Of course, gusto mo nang kumain. Tama? Eh, kalalabas lang ni Jesus ng fasting. Malayo pa siguro siya sa restaurant. Ang sabi sa kanya ni Satan eh, ito, bato, gawin mong tinapay. Hello? Pero hindi po bumigay si Jesus. Bakit po napakatibay ni Jesus? Hindi siya natukso ni Satan. Nasa fasting siya. Why? Because in fasting, you make your spirit and soul under control. Amen. You put them in discipline mode. Amen. E makakatuwa dahil 3 days pa lamang tayo nag-aayuno ata or maybe 4, bigla naka-receive kami ng tawag. Ang sabi ng tawag sa amin, oh, simula sa araw na ito, itong part ng allowance na tinatanggap ng pamilya, cut na muna.
Alam niyo, pwede po, para ako na yan, mayayanig noon kung nung araw yon, no? Kasi di ba, alam mo na very tight ang financial ngayon dahil may mga pandemic pa rin, tapos bigla may magsasabi, cut muna. Pero sabi ko sa miss ko, alam mo, nung marinig ko yung balita, I felt so much peace in my heart. Hello? At ang sabi ko sa kanya, I believe God is doing something big. Hello? At totoo nga po, pinalipas ko lang yung ilang araw na yon, pinuri ko ang Diyos. Imagine mo yun, ha? Amen. Resources yon, nakatutulong sa pamilya. Sabi, we will not support you anymore. Amen. Hindi na titigil yung support na yon. Siyempre, nakakayanig yon. Pero punong-puno ka ng kapayapaan. Hanggang sa lumipas ang mga araw, God is beginning to open other doors. Glory to God. Hallelujah! That's what makes God is developing you in fasting. Kaya, warning, when you are in fasting, expect many weird things happening. Amen? Maraming mga weird dyan. Nandiyan may biglang aaway sa'yo. May biglang mga confrontation na mangyayari. Amen? Why? Because God, the devil doesn't want you to make it through. Amen? Dahil alam niya how powerful it is when you engage in this thing. Kaya pipigilan ka na, ni Satanas by means of distraction. Ididistract ka. Amen? Kaya wag mo sasabihin, ate, huwag ka naman magulo ngayon. Alam mo bang ayuno ako? Pasaway ka, huwag mo ko asarin. Kung kailan ako ayuno, huwag ganun. Pag inaasar ka, tawanan mo lang. Huwag mo nang gagamitin fasting ka. Matuwa ka pag may umaaway sa'yo at mga naninira habang nag-aayuno ko. It means the devil got your attention. Hello? Ang nakakatakot, nag-aayuno ka, ang Diablo tahimik. Ibig sabihin, ang sabi ng Diablo, wala yan. Amen? Balik lang yan sa dati. Pero pagka all hell break loose when you are in fasting, it means the devil knows that you are about to be promoted by God. Palakpakan po natin ng Diyos. Hallelujah! Can we all rise up? Tayo pong lahat ay tumayo. The Lord is good. Amen? And Diyos po ay napakabuti. Amen? If we just cooperate with His will, kung tayo lang po ay magko-cooperate sa kalooban ng Diyos, there's so many things that God wants us to experience. Believe me. Marami pong gusto ang Diyos na maranasan natin. But God is just asking us to cooperate. Amen. Few days ago, there is a question. Sabi sa akin na, bakit kailangan pa raw yung faith sa Diyos? And then, I really don't know the answer, but the Lord helped me there. Kasi on the spot po yun eh. Bakit ba kailangan pa ang pananalig, no? Bakit, why is God requiring faith out of me? Alam niyo, sabi po ng salita ng Diyos sa book of Isaiah, my ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. My plans are not your plans. So meaning to say, iba po ang iniisip ng Diyos eh. It's not how you think. Amen? Di ba ba? Tayo, kung tayo lang masusunod, meron tayong sariling gustong mangyari sa ating buhay eh. Ano po? May gusto tayong plano. Gusto natin ganito mangyari pero hindi nangyayari. Tama po ba? So bakit kailangan ng faith? Bakit kailangan ng faith? Because faith is a display that you trust Him. Kasi nga, His ways are not your ways. His plans are not your plans. May plano ka. It's not bad to have plan. Pero ang problema, ito rin ang isang dahilan kung ba't may mga taong nagiging atheist. Kasi nga po, pilit nilang pinagkakasya sa maliit nilang kukote kung paano mag-isip ang Diyos. Kaya iba nagiging atheist, sabi nila, di totoo ang Diyos. Kasi wala sa common sense ko yan eh. Kaya nga sinabi ng Diyos kay Isaiah, my ways are not your ways. My thoughts are not your thoughts. Ibig sabihin, kahit sobrang talino mo, hindi mo ako kayang isipin. Para sinasabi ng Diyos, I am so big and I cannot be fitted with your small mind. Sa sobrang laki ko, hindi ako magkakaasya sa iyo. Alam niyo, ang computer ngayon, dati gig lang, ngayon terabyte na. Amen? Dati, pag meron kang 500,
12 MB na memory. Sabi mo, alam niya yan, di ba? Sa computer term, ang laki na ng memory niya. Pero ngayon, habang dumadami ang mga invention, yung 512, maliit na, kailangan 1 tera na. Ngayon, maliit na daw yung 1 tera, kailangan 2 tera na. And I begin to think about God. There is no memory that you can fit God. Hello? Kaya nga kailangan mo ang pananalig. Lord, I may not understand what is happening to right now, but I trust you. Hindi ko naiintindihan, ba't ako may sakit ngayon, but I trust you. Hindi ko naiintindihan kung bakit ako yung pinanganak sa pamilyang kay Kulugulo, but I trust you that you have a plan for me. Hindi ko maintindihan kung bakit nalugi ako sa akin negosyo. I can analyze, amen, na siguro mahina matuman. Hindi ko maintindihan, but I trust you because you have a plan, amen. You have something big for me. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito ang pakiramdam sa akin ng aking mga mahal sa buhay, pakiramdam ng aking kapitbahay sa akin, masama iniisip. I don't understand this all, Lord, but I trust you. Doon po pumapasok ang pananalig. Because when you show faith to God, you are saying, Lord, I may not understand, but I trust you. Amen? Kaya kung meron ka sitwasyon na hindi mo maunawaan, yun ang good time na magsabi ka sa Lord. Alam nyo, ito ang ginagawa ko po. May mga sitwasyon na nangyayari, hindi ko maintindihan. Siyempre, lahat tayo gusto natin ng perfect world, tama? Kaya nga po patok ang Disneyland. Eh. Nasa Disneyland ako, eh. Meron silang logo. The only perfect place on earth. Hello? Totoo naman eh, pag nasa Disneyland ka, parang wala kang utang eh. Nakalimutan mo dahil nakita mo yung daga eh. Hello? Nakita mo si Mickey Mouse, pero paglabas mo, amen, dala mo pa rin yung problema. Pero pag ikaw po'y nasa Diyos, and in His presence, that's the perfect place. Pero yung earth, the perfecto, it's not yet happening, but it is coming soon, church. Hindi pa ngayon, pero malapit na po yung daigdig na perfecto. That's our blessed hope. Darating yung earth, that there are no more sickness, no more sin, no more hatred. It will all be perfect. But for now, let us all trust God. Kaya pag may mga sitwasyon na nangyayari na hindi ko gusto na mangyayari because I cannot control every situation, maalis ako minsan, pumapasok ako sa banyo, hihinga ako at sasabihin ko, I trust you, Lord. Hello? Yes, I'm doing it. Pag may biglang sitwasyon na nag-arise, naghahanap ako minsan ng solo, sa banyo, sa lugar, hihinga ako malalim at sasabihin ko, I trust you. Kaya kung may sitwasyon ka ngayon that it seems dark, breathe and say, I trust you. Amen. Nagtitiwala ako sa iyo, Panginoon. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Hallelujah! Purihin natin ang Diyos. Let's lift our hands for the last time. Sabihin natin, Lord, we trust you. Nagtitiwala kami sa iyo, Panginoon. Everything is under your control. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Salamat po sa pagkakataon that we can come together. Salamat that in the last part of our meeting today, you have blessed us with your words, Panginoon. Kaya sa aming pag-alis, pag-uwi sa lugar na ito, Lord, as I stretch my hands toward your people, I ask you that you bless them mightily. You touch them, Panginoon. Ipuhin mo po ang bawat isa. Lord, as I am raising my hands, Lord, anoint every hand that are present here today. Let your anointing be upon their lives, Panginoon. Kaya sa paglabas sila sa apat na sulok ng lugar na ito, Lord, let your peace go with them. Salamat po, Panginoon, sa iyong shalom na kasama-sama nila saan man sila gumago at lumugas sa daigdig na ito. In the mighty name of Jesus, this is our prayer of faith today. And we believe that you heard us in Jesus' mighty name. Hallelujah! And let us sing the final song. All you.
Being with us today. If you have been blessed by our ministry, there are different ways for you to give for the kingdom of God. For bank, account name, Dexter Durante, branch, Carmona, Cavite. Account numbers, BDO 0106-500-24079, BPI 0989-347-837. GCash Send to Bank is also available. Just click Send Money feature, which is free of charge. For money remittances, we have Palawan Express and Cebuana Padala. Just use the following details. Name, Dexter Durante. Contact numbers, 0922-820-9866. Kindly text us the code, sender, and amount that you have given. For Smart Padala, just use the number 5577-5195-2327-7102. For inquiries, just text us at 0922-820-9866 or send us a private message at BND Muntinlupa Facebook page. Please inform us if you are giving for Strong Foundation Radio Ministry or BND Muntinlupa Church. Remember that Psalms 112 verse 5 says, good will come to those who are generous and lend freely. May you be blessed as you give for the kingdom of God.